Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans, saan man panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Rattles Boxing Channel, no? Pag-uusapan natin ngayon ang mga reaksyon ng mga lightweight champion hinggil dito sa pagkakapanalo, particular nung dalawa, no? Tank Davis at saka nito ni Devin Haney. Ano ba ang kanilang reaksyon dito sa pagkakapanalo, first round knockout nito ni Ryan Garcia, at particular yung paghahamon ni Ryan Garcia at ng kanyang buong promotion, Golden Boy promotion, na maglaban na si Tank Davis at saka to si Ryan Garcia. Paglilingkod natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pindutin naman na rin yung notification bell, dahil dito sa ating boxing channel, tayo lagi ang una sa balita, una sa impormasyon. At dito, tinatalakay natin, hindi lang natin simpleng binabalita ang mga panyayari, hinihimay-himay natin at nagbibigay tayo ng sarili nating mga pag-analisa sa mga pangyayari sa mundo ng boxing. Okay, talakayin natin. Alam nyo, naidlip ako eh. Pagising ko, eto na. Ang balita sa Fight Hype, no? Yung kanilang mga video after ng fight. Ba, eto na si Devin Haney, no? Si Devin Haney po, siya po yung isa sa mga champion ng lightweight, WBC. Pero hindi po niya nakuha yung championship niya, dahil may tinalo siyang champion, no? Ito pong championship nito ni Devin Haney. Nakuha niya to dahil pre-remote ng WBC bilang franchise champion itong si Lomachenko. Ano po yung ibig sabihin ng franchise champion? Hindi po yan for ano, no? Hindi po yan nilalabanan. Yan po ay ina-award sa isang tao pang habang buhay o pang hanggang sa siya ay magretiro, no? Matalo man si Lomachenko, siya pa rin ang franchise champion. Dalawa lang po ang binigyan niyan, no? Si Lomachenko at saka to si Canelo Alvarez. Okay, so na-discaril nga yung mga actually ang tingin ko nga yung pagkakaroon ng franchise champion, dalawa lang, no? Teka muna, para mas malawak yung ating pananaw sa mga lightweight bago natin talakayin yung ano, yung sino-sino ba muna yung mga lightweight champion, no? IBF, WBA at WBC franchise champion si Lomachenko. Okay? Tapos nako, nalito ko. IBF ba, WBO, WBA at WBC. Super, WBA super, ha. 'Yon. IBF naman si Chopimo Lopez. Ngayon maglalaban si Chopimo Lopez tsaka si Lomachenko, 'di ba? So apat na belt na 'yon. Ibig sabihin pag nanalo si Lomachenko, undisputed champion na siya. Ano yung hawak ni Devin Haney? WBC championship. 'Yun nga ang sinasabi ko, na kung hindi inelevate nito ng WBC si Lomachenko, pwede rin naman siyang maging undisputed champion. At mas mataas na ano yun, kasi ang undisputed champion, nakuha mo lahat ng belt, nilito pa ng WBC. Halimbawa, nanalo si, halimbawa lang naman, si Chopimo Lopez, hindi siya undisputed kasi hindi niya makukuha yung WBC franchise belt ni Lomachenko. So na kanino yung WBC yung pwede niya kunin? Kay Devin Haney pa muna. So pampagulo lang, 'di ba? Na at si ano ngayon, si Lomachenko, pwedeng hindi siya tawagin na undisputed kasi may WBC champion pa. Na isa lang yung nakita ko na dahilan kung bakit binigay yan ng WBC sa pamamagitan ng paikot-ikot ni Bob Arum para maiwasan ni Lomachenko si Devin Haney. Yun lang, wala akong nakikitang ano, ibang dahilan, kasi napakatagal na ni Devin Haney na siya yung number one challenger, siya yung ano tawag doon, mandatory doon si Devin Haney, no? So para maiwasan yan, i-promote natin to si
si Lomachenko na WBC franchise, bigyan na natin ng WBC belt si Devin Haney. Hindi na siya ngayon maghamon na maghamon kay Lomachenko. Wala na, dahil champion na siya. Na sa tingin ko mali. Anyway, punta na tayo, no? Na nakukuha niyo ba mga kapatid? So yan yung lagay ng lightweight eh. Ngayon, maliban sa kanila, may dalawa pang champion, no? Okay, maliban kay Lomachenko at saka kay Teofimo Lopez, na hopefully ay maglaban na. Hindi ko alam kung bakit hindi mapaglaban ni Bob Arum yung dalawa niyang bata. Pareho na siya na lang ang ano, siya na lang ang promoter, hindi niya pa mapaglaban. Hindi ko na maintindihan. Namimili ng venue. Eh, yung laki na yun. Alam niyo, si Lomachenko, pound for pound, number one. Napakatagal. Tapos si Teofimo Lopez, champion na napakabata. Hindi pa ba pan Las Vegas sa tingin niyo yan? Dapat pan Las Vegas na kung na-build up ni Bob Arum ng gusto itong si Lomachenko. Kaso nga, eh, ayaw nga ilaban kay Devin Haney. Dapat yun yung pang-build up ng malalaki. Anyway, besides na yan, bukod sa kanila, kaya ang laki ng ano eh, ang laki ng interest ngayon sa lightweight. Bukod dun sa dalawa, meron pa si Devin Haney, champion ng WBC. At meron pang si Tank Davis na champion naman ng WBA regular. Kasi super champion si Lomachenko. Diba? Sana hindi kayo nalilito ha. Si Tank Davis, WBA regular champion. Okay? So may dalawa pang champion. Maliban sa mga champions, meron pang superstar na prospect. Nakita nyo ba kung gaano karaming nanood kay Ryan Garcia? Napakarami. Magugulat ka na ito ay hindi pa pala champion. Prospect pa lang. Tapos, ni-knockout niya ng isang round. Alam niyo ba kung yung mga follower niya sa Twitter, follower niya sa social media na mahigit 3 milyon, pag napanood yun, instantly, magiging fan sila ng boxing. Di ba maganda para sa boxing yun? Nakapag-add ka ng, wag ng 3 milyon, ng 1 milyon man lang, ng mga batang hiyaw lang ng hiyaw kay Ryan Garcia. Anyway, maganda yung naganap na yun para sa boxing, yung first round knockout. So ngayon, ano na naman itong pangyayari na to? Involved na ba lahat? Involved na lahat ngayon. Maliban dun sa tropa ni Bob Arum, na si Teofimo Lopez at saka to si Lomachenko. Alam mo, minsan si Bob Arum parang gusto niya may sarili silang mundo eh, no? Angal lang angal sa kanyang paboritong si Terence Crawford na walang maailaban o lumalaban, pero may mga bata siya na pwede niyang paglaban-labanin, hindi niya paglaban-labanin. Dito na tayo, Devin Haney. Naroon at kinumpronta yung vice president ng Golden Boy Promotion. Sino yung vice president ng Golden Boy Promotion? Bernard Hopkins. Nang hinihingi ng champion, WBC champion, na ngayon lang ako nagtataka talaga. Dati, ang mga nananawagan sa champion, di ba? Kung hindi ka champion at nanalo ka sa magandang laban, mananawagan ka sa champion, no? Ngayon, baliktad. Yung champion ang nananawagan sa prospect, si Devin Haney na champion, ang humahamon pala, hindi na nawagan, humahamon sa prospect superstar na si Ryan Garcia na makipaglaban sa kanya. Kaya lang, alam na natin na may kalaban na si Ryan Garcia na nanalo din, undercard, co-main event niya, si Jorge Linares, former 3-time champion. Nanalo din ng 4th round knockout naman sa kanyang kalaban, no? At sila meron ng date. Kita mo galing ng ano, no? Ng Golden Boy, may date na si Ryan Garcia. Naroon sa July maglalaban sila ni Jorge Linares. At later part hinahamon ni Ryan Garcia itong si Tank Davis. Okay, balik muna tayo dito kay Devin Haney. Galit na galit yung mag-ama.
pati yung tatay ni David Haney, nabigyan nyo kami, na ibigay nyo sa amin yan si Ryan Garcia. Diba? Nananawagan ng champion sa isang prospect para maglaban tayo sa championship ko. Baliktad na mundo eh. At naghamon yung champion. Siyempre, superstar na yun. Malaki kikitain nila. Pero ang gusto ng labanan ni Ryan Garcia, sabi nga ni matapos ang paliwanagan, alam nyo, si Bernard Hopkins, ang sinabi niya, tama naman eh. Kinakailangan nilang mag-build up. I-build up malaking laban yan, Devin Haney, di ba? Malaking laban yan. Kaya lang ang problema, pareho silang dasong. Ang hinahamon ni Ryan Garcia, taga Showtime, taga PBC, si Tank Davis. Kaya, kahapon, alam ko, kahapon, tinanggap na ni Ryan, ni Tank Davis yung hamon nila ni Ryan Garcia tsaka ni Golden Boy. Nag-react pa si Ryan, si Tank Davis, mismo dun sa video ng paghamon ni Golden Boy. Ngayon, sa Twitter, medyo hindi ko alam kung patungkol kay Garcia yun. Parang ayaw niyang pumatol sa kakornihan. Parang ganun yung sagot ni Tank Davis eh. Bah, nabago na ngayon. Mantalang kapapanood ko lang kahapon nung tweet niya kay Oscar De La Hoya. Eh, gusto niya lumaban kay Garcia, no? Pero ngayon, nakita niya yung knockout ni Garcia. Antansya ko dyan, mga kapatid, ganito. Okay? Nakita nila Oscar De La Hoya at saka nito ni Ryan Garcia yung laban nito ni Tank Davis dito kay Yorkes Gamboa. Tansya nila, kaya nila to. At tansya ko rin, kaya nila eh. Kasi wala nang special eh. Parang si Ryan Garcia kada laban nag-i-improve, 'di ba? Nag-i-improve siya na nag-i-improve mula kay Duno, mas malakas na siya ngayon, mukhang mas mabilis na. Nag-i-improve to si Ryan Garcia. Samantalang to si Gervonta Davis, sa iba nag-i-improve, eh, 'di ba? Yung nakukuha niya lahat, yung estilo ni Mayweather na pagyayabang sa pera, pagyayabang sa pera, pagyayabang sa pera, pambubugbog sa Shota. Pero yung ano yung laban, tingin ng kampo ni Garcia, kaya nila to si Tank Davis, kaya nila inamon. Ngayon, parang teka muna, wala na sagot. Ako nga, inano ko, tinuit ko na si Gervonta Davis, sinihintay ko pa yung sagot eh. Kung lalaban ba siya o hindi, di ba? Kung lalabanan niya ba si Ryan Garcia o hindi. Kasi parang paiwas na ngayon eh. Na ayaw niyang pumatol sa mga kakornihan, gano'n na yung sagot. Aba, iba na yan. Baka natatakot na itong si Gervonta Davis dito kay Ryan Garcia. Dati, pahinugin mo muna, ilang taon pa muna bago ko labanan dahil masyado pa siyang bata. Ngayon, hindi na. Parang nakornihan siya, ayaw niyang patulan. Okay. Eh, wala namang magagawa si Ryan Garcia at saka si, si Golden Boy. Diba? Ano magagawa nila? Hindi naman sila PBC. Hindi na naman nila mapipilit yun. Eto na ngayon. Ang aking hamon naman sa mag-among Golden Boy at Ryan Garcia. Eh, bakit nyo ba pinagpipilitan din yung sarili nyo doon sa medyo may kalabuan naman dahil ibang promotion? Dito na lang kayo sa Dazone, pareho kayong Dazone eh. 'Di ba? Sino yung humahamon sa inyo, champion din na Dazone? Si Devin Haney. Ang malaking question ko, bakit hindi na lang ang labanan ni Ryan Garcia kung sakaling talunin niya si Linares? Pero delikado siya kay Linares. Diyan, mapapalaban siya talaga ng gusto. Nakita natin yung galawan ng Linares eh, 'di ba? Eh, 3-time champion yan. Marunong, yan. Marunong mag-champion yan. Kaya, it's either lalong gagaling si Ryan Garcia pag nakalaban niya si Linares. Or, maano siya, no? Yung lahat ng hype, mawawala. Ayan ang true test niya. Si Jorge Linares. Anyway, kung sakasakali na manalo to si Ryan Garcia pa rin.
kay Jorge Linares. Para nga hindi na makusahan ang kampo ni Ryan Garcia, na ginagamit niya lang yung pangalan ni Tank Davis na kunwari hinahamon pero ayaw naman talaga, alam niyang hindi siya papatulan ni Tank Davis, eh hindi niya na kinakailangan maghamon. Tatanggapin niya lang yung hamon sa kanya ng WBC champion na si Devin Haney. Kung totoo yung pinapalabas ni Ryan Garcia na wala siyang kinatatakutan at gusto niya mag-champion ngayong 2020. So, ang dali lang naman, no? Sasabihin niya lang, lagi naman siya sa social media, may bukas na hamon na to si Devin Haney sa kampo ni Garcia. Yan sila Oscar De La Hoya. Ngayon natin tignan kung tama yung sa pantahan natin na kayo ay tinignan nyo lang yung laban ni Gervonta Davis tsaka nito ni Yorkes Gamboa, kaya nyo hinahamon. May naghahamon na kampiyon, Devin Haney, bata rin katulad nyo, pare-pareho lang naman silang mga bata, pare-pareho. Hindi Lomachenko pinag-uusapan natin, ha? Devin Haney ang humahamon kay Ryan Garcia. Tanong, totoo ba? Totoo na ba si Ryan Garcia na gusto niya mag-champion ngayon? O pinopromote niya lang yung sarili niya na kunwaring naghahamon siya ng champion? At ang hinahamon niya yung weakest link sa lahat ng mga champion? Or talagang willing siyang lumaban ngayon para sa championship? Available na available, Devin Haney. Kasama niyo sa The Zone, hindi kayo mauproblema. Wala kayong magiging problema sa usapan sa promotion. Wala kayong pakikiusapan na ibang network. Ituloy na natin. Para tuloy-tuloy na yung pagpunta na pagmamaganda ng ating lightweight division bilang isa sa pinaka-exciting na division ngayon sa mundo ng boxing. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa ating paboritong boxing tambayan, Bad Aratilis po.